Alright, so today guys, we're going to ride with the BMW na C400. Sobrang laki nitong bike na ito. Yan, take a quick good look. Yan, so mag-ride tayo today. Oh, ang ganda oh. Ang dami kong nakikita ng mga advantages ito sa bike na ito. As in, TFT panel pa lang, wow. Yung under seat luggage niya, take a look at that. Sobrang solid. So we're going to review this bike one of these days, and then lalagyan natin ng mga specifications to, and yung mga ride feels ko dito, lahat isasama ko dun sa review natin, which you can find sa YouTube. Sarap gamitin, guys. Eh, kumuha na yung bag ko dito. Oh, di ba? Spacious. The perfect bike for the city and traveling out of town. Look at the lights, guys. Take a look at that. And the tires, sobrang solid. Can I see? Yup. It's proportion. The bike is a little bulky. Ang solid yung pagka-bulk niya. Let's ride this bike. Are you ready, guys? Ako, I'm ready. Alright, so now it's time to hit the road. So, what we're going to do today is ira-ride natin to going to Quezon City. Meron kasi akong ginagawang construction ngayon. So, kaya tatakbo tayo ng Quezon City today para lang, you know, ma-check natin kung ano yung nangyayari sa construction na yun. And sa isang araw, we could probably be in Tagaytay para lang makita natin to kung kamusta to sa long ride. Ay, ang sarap i-bumping! Solid! Ang sarap i-bumping ng motor na to. Malaki yung tilting angle niya. Ganda, ganda, ganda. Magbabiyahe din tayo going to Marilake. Kasama nitong bike na to para mas mabigyan natin ng hustisya yung mga buyers nito, para mas accurate yung magiging review natin sa kanya. Tatlo na yung nare-review ko sa BMW, okay? So, the first one was the Urban GS R90. The second one was the R18. And this one is the third one. And I'm so happy about this third one, kasi, you know, the first two were heritage bike. They wanted to keep it as simple as possible, and they neglected the gas gauge. And ngayon may gas gauge na tayo, which I'm so happy about. Oh, tingnan mo naman guys, ang galing isingit ng motor na to. Yun lang nga talaga, no? Yun talaga yung napansin ko. Parang may grado. May grado yung salamin. Oh, kung saan pasok yung Mio, pasok din. Doon parang hindi ko na yata kaya doon. Masyado na maliit to. Wala, hindi ko nakakayanin yan. Oh no. But I'm forced to do it. So let's go. Fuck this shit, di ba? Lusot na. Oh, lumusot. Oh my God. Unbelievable. What? Ang galing. Enjoy ko lang yung ride today kasi wala lang. It's like technically my day off. Yesterday, meron akong shoot kasi sa Alabang. Late na ako nakauwi yesterday. If there's an option, talagang ride ang pipiliin natin. I'm never gonna choose the car. So yung accelerator niya, pag pinipiga mo, talagang binibigay sa'yo yung gusto mo eh. No, 300 plus cc to. So, I mean, talagang magbibigay ito ng lakas. BMW, like, all the way. We're not just going to, you know, review big bikes dito sa channel na to. We're also going to to review scooters, yung mga maliliit, mga underbone, mga, kung pwede nga, yung pan-tricycle, ma-review ko din eh. Trip ko yun. I had a YTX before. Ni-review ko rin naman siya yung YTX. Binigyan ko rin ng hustisya yung YTX. It's not about what you ride, it's how you ride. Wala nang pakialamanan sa daan, di ba? Basta kailangan safe ka lang magmaneho. Isa lang naman ang rason kung bakit tayo nag-ride, guys, di ba? You know, to relax our mental health. Tapos magkaroon tayo ng mga physical activities, you know, kasi it's not just, you know, you're riding the bike, is wala ka ng physical activity dito. I mean, seriously. Marami kang physical activity dito. At saka mas marami ka mental activities dito. Maraming mga motor riders. Alos lahat ng motor riders ay hindi nagbibisit sa mga psychiatrist. Yan, totohanan yan. Kasi sobrang exercise na exercise yung ano nila, yung mental health nila. And bukod sa dun sa mga mental shit na yan, we motorcycle riders would like to, you know, enjoy the view. Ang daming mapupuntahan with less gastos.
plus you see the world in 360. How fun is that, di ba? And tayo lang mga motor riders ang nakakaalam ng rason kung bakit nilalabas ng aso yung ulo niya sa bintana ng kotse. Tayo lang mga riders ang nakakaalam ng feeling na yon. You see the world in 360, come take a look at it, di ba? Sa kotse, hindi yung magagawa tuminga lang ganyan na makikita mo yung bubong. You would go like this, but you won't go like that, di ba? Woo! Yung mga accidents is napaka-normal yan. Magkakaroon ka ng aksidente if hindi mo nakita yung future, yung mga mangyayari along the road. So, ibig sabihin nun guys, hindi pa enough yung knowledge mo para maiwasan mo yung aksidente. So, pwede mo namang maiwasan yun if you have the right knowledge. Now, the question here is, how are you going to gain that knowledge? Paano? Sabi nung iba, through experience. Experience? Guys, if you're going to base your knowledge dito sa pagmumotor, based from your experience, who knows? Kung yung next ride mo na aksidente, eh patay ka na. So, basically, don't base your knowledge dito sa pagmumotor sa experience. Maybe, ride lang ako ng ride. No, hindi ganun yun. That's not the right way to go. You can learn if you enroll yourself sa safe riding seminars. Napaka-importante ng safe riding seminars. And bago ako talagang totally nag-hit ng road alone, hindi ko binase yun sa experience lahat. 4 times ako nag-ride safety training. Believe it or not, lahat yan may natutunan akong bago sa kada training na pinuntahan ko. Ayun pala. Uy, okay ka lang? Napunit yung gulong, solid! Diba? Dito may motorcycle lane eh. You have to respect this motorcycle lane guys. Ilan na bang lane yan? 1, 2, 3. Tatlo lang lane yung kotse. Tapos haharangan pa yung motor. Di wala na dadaanan yung motor. Mapipersa ngayon yung motor pumunta dito sa bike lane. Pag nasa bike lane naman yung motor, mapipersa naman yung mga pulis na hulihin yung mga motorista. Which is unfair kasi diba? Kalsada na dapat to ng motorista eh. O yan, kagaya yan nangyayari dyan sa harap. O yan o. Hinarangan nila yung yung motorcycle lane. So persado ngayon yung motor na pumunta sa kanan. Ayan. Pumunta sila sa bike lane kahit bawal kasi syempre, 'di ba, nagmamadali din yung mga motorista. Pero kung ang ginawa lang ng mga coaches, iniwan lang nila 'tong bukas, sana tuloy-tuloy lang tayo. Damay-damay na eh. Tatlo na 'yung lane eh, oh. Ito na nga lang 'yung lane natin. Wala tayong mga gawa diyan. We're gonna have to wait. Mali eh, oh. Tuloy, kami 'yung ipit. Motorsiklo yung ipit. Kung mapapanood nyo man to, sana i-giveaway nyo na to sa motorsiklo. Itong lane na to, ang liit, gapiranggot na nga lang oh. Kumbaga yung isang lane, pinaghatian na ng bike tsaka ng motor. Bigay nyo na naman sa motor to. Itong kalahating linya na to. Huwag nyo na naman harangan. Wala kang kalalagyan eh. Tapos haharang pa itong isang to. Dapat ganito. Yan, ito dapat ganito. Walang laman. Yan. Sama, motor sa, sama, bigay nyo na sa motor to. Yan, ito, ganito. Ayan, kagaya yan, humarang na naman. Hindi ka naman kakasya dyan dahil half lane lang yan eh. Seryoso ba to? Pinagkakasya niya yung sarili niya sa half lane. Eh may full lane dito sa kabila. O tas haharang na naman siya. Sino yun? Si Mahal at Mura? To those sa mga taga feeling ko mga taga Ateneo itong mga to eh. But yeah, to those. Tingnan, binibigyan niyo kami ng space so, pero sobrang liit na lang oh. Good job! Oh, at least kami mga motorista, di ba? Tuloy-tuloy lang kami. Solid lang kami. Hello Mr. Vespa! Peace yo! Beautiful bike! So this is the final rundown na ginagawa namin dito. There you go. Ito yung pinaka-studio. So the lights, maglalagay tayo ng percussion dito. Maglalagay na lang. Alright, so guys, sinapos na rin namin today yung
this music room. So here you go. Look around. Take a look around. There you go. So in windows. And we got two windows. Ayun floors. Sorry, hindi siya malinis. So papalinis pa namin to. And I'm eating some M&Ms. So that's it today. I'll see you guys next time. Bye for now.